Magandang buhay mga bata! Ako ang inyong teacher Casey. Narito ako ngayon upang ituro sa inyo ang ating asignatura. Tayo ngayon ay nasa week 1 ng quarter 4. Ang pag-aaralan natin ay mathematics 2. Handa na ba kayo mga bata? Kunin na ang inyong lapis at papel at tayo magsimula na. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, AM at PM, gamit ang analog at digital clocks. Ito ang mga uri ng analog clocks. Ito naman ang mga uri ng digital clocks. Sa araling ito, matututuhan mo ang pagsabi at pagsulat ng oras sa minuto, AM at PM, gamit ang analog at digital clocks. Matututuhan mo rin ang pagpapakita, paglalarawan at pagtuklas ng suliranin na may kinalaman sa oras, AM at PM, at elapsed time. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano basahin at isulat ang angkop na salita gamit ang AM at PM sa analog at digital clocks. Tingnan ang larawan A. Ang larawan A ay halimbawa ng analog clocks. Ang oras ay 1:25 PM o ika-isa at 25 minuto ng hapon. Pwede namang 25 minuto makalipas ang ika-isa ng hapon. O pwede din namang 35 minuto bago maging ika-dalawa ng hapon. Sa oras, ang ibig sabihin ng AM ay antemeridiem o before midday. At ang PM naman ay postmeridiem or after midday. Ang AM ay mula 12:01 ng madaling araw hanggang 11:59 ng umaga. Ang PM naman ay mula 12:01 ng hapon hanggang 11:59 ng gabi. Sa larawan B, ang halimbawa niyan ay digital clocks or 7:55 AM or ika-7 at 55 minuto ng umaga. Pwede namang 55 minuto pagkatapos ng ika-7 ng umaga. Ang maikling kamay ay dapat nakaturo malapit sa ika-5. Ang mahabang kamay na kumakatawan sa minuto ng orasan ay nasa 10. May katumbas itong 50 minuto at malapit na sa 12 na may katumbas na 60 minuto o isang oras. Ang oras na 4:50 ng hapon ay maaaring basahin at isulat sa pamamagitan ng mga sumusunod na salita. 4:50 minuto ng hapon. 50 minuto makalipas ang 4 ng hapon. 10 minuto bago maging 5 ng hapon. Tandaan, ang mahabang kamay sa orasan ay kumakatawan sa minuto. May katumbas na 5 minuto ang bawat takbang na bilang. Ang maikling kamay naman ang kumakatawan sa oras. Subukan nating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at isulat sa kahon ang angkop na salita ng bawat oras sa analog clock. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Tingnan niyo mabuti ang oras na ibinigay sa number 1.
Tingnan mabuti kung saan nakatapat ang maliit na kamay na sumisimbolo ng oras at ang mahabang kamay na sumisimbolo naman para sa minuto. At tingnan din kung ang gagawing oras ay pang umaga ba o pang hapon. Dahil PM, ang ibinigay nito, ibig sabihin nito ay post-meridiem. Ibig sabihin, panghapon ang gagawin natin. Magsimula na tayo. Ang oras ay ang maliit na kamay. Ito ay nakatapat sa pagitan ng 3 at 4. Ibig sabihin, 3 pa din yon, dahil hindi pa lumalagpas sa 4 o hindi pa ito nakakarating sa 4. Kaya 3 pa din ang oras. Magkalimutang lagyan ng dalawang tuldok sa pagitan ng oras at minuto. Paano naman natin kukunin ang minuto kung nasa number 7 nakatapat ang mahabang kamay ng orasan? Ang bilang na gagawin natin ay by 5. Dahil ang pagitan ng mga bawat minuto sa mga number ng 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ay 5. 5 minuto bago makarating sa number 1. Kaya ang bilang dyan ay 5. Magsimula na tayo hanggang sa makuha natin ang katumbas ng number 7. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tama, 35 na minuto or 35 minutes o 35 minuto sa Tagalog. Sulat na natin ang 35 minuto sa na simbolo. Yan ang oras. Ngayon, ay sulat naman natin sila pasalita. Paano natin isusulat pasalita? Tagalog ang ating gagawin. Pwede natin silang isulat ng ikatatlo at 35 limang minuto, ikatatlo at 35 minuto, minuto ng hapon. Pwede natin yan. Yun ang pagkakabasa dyan. Ikatatlo at 35 minuto ng hapon. Kukunin naman natin siya makalipas naman ang hapon. Pwede naman siyang basahin ng 35 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon. Ibig sabihin, nakalipas na. Kunin naman natin bago. O yung pagkatapos naman nung makalipas, kukunin naman natin yung bago. Yung natitira. Saan kinuha yung 25 dito? Dito yan kinuha sa natitira. Kasi nga, paparating na siya sa ika-apat ng hapon. So, bago mag-ika-apat ng hapon, ilang minuto daw. Paano natin nakuha yung 25? Magsimula tayo ng bilang dito sa 7. Kasi yun yung pagitan nila eh. So, ilang minuto daw bago mag-ika-apat ng hapon? 5, 10, 15, 20, 25. Kaya, 25 sa Ingles, tapos sa Tagalog naman ay 25. Okay? Kaya nakalagay dito ay 25 minuto bago mag-ika-apat ng hapon. Yan ang mga pwedeng salita sa pagbasa ng oras sa Tagalog. Dito. Ulitin nga natin. Ika, 3 at 35 minuto ng hapon. Pwede namang 35 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon. Pwede din namang 25 minuto bago mag-ika-apat ng hapon. Tandaan ninyo na sa pagbasa ng oras, maaaring mauna ang mismong oras nito katulad ng ipinakita sa unang pangusap.
O kaya naman, pwede niyong unahin ang pagbasa ng minuto bago ang oras, katulad ng ipinakita sa ikalawa at ikatlong pangusap. Ngayon ay subukan niyo namang gawin ang number 2, 3, 4, at 5. At titingnan naman natin kung tama ang sagot ninyo. Ganito diba ang inyong sagot, mga bata? Sa number 2, ang sagot ay 1:30 p.m. Sa salita, ika-isa at 30 minuto ng hapon. Pwede din namang 30 minuto makalipas ang ika-isa ng hapon. O kaya naman ay 30 minuto bago mag-ikadalawa ng hapon. Sa number 3, ang sagot ay 8:55 a.m. O sa salita, ika-8 at 55 ng umaga. Pwede din namang 55 minuto makalipas ang ika-8 ng umaga. O kaya naman, 5 minuto bago mag-ikasiyam ng umaga. Sa number 4, ang sagot ay 4:05 p.m. O kaya naman, sa salita ay ika-4 at 5 minuto ng hapon. Pwede din namang 5 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. O kaya naman ay 55 minuto bago mag-ika-5 ng hapon. Sa number 5, ang sagot nyo ba ay 5:45 a.m.? Sa salita, ika-5 at 4:45 ng umaga. O kaya naman ay 45 minuto baka lipas ang ika-5 ng umaga. O kaya naman ay 15 minuto bago mag-ika-6 ng umaga. Pares ba tayo ng mga sagot? Kung ganun ay mahusay kayo, mga bata. Ngayon ay subukan naman nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin at unawain ang mga oras na nakasulat sa unang column sa ibaba. Isulat sa digital clock at iguhit sa analog clock ang angkop na oras sa katapat na column. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ngayon, naisulat natin ang katumbas na oras na ibinigay sa number 1 sa digital clock at iguguhit natin mamaya sa analog clock. Ang ibinigay na oras sa number 1 ay 30 minuto makalipas ang 10 ng hapon. Ibig sabihin, 10:30. Huwag kalimutang isulat ang 2 bilog, 2 tuldok sa pagitan ng oras at minuto. Laging uunahin ang oras bago ang minuto. At ibinigay sa number 1 ay hapon. Ibig sabihin, ang susulat natin ay PM. P tuldok M. Okay, PM. Ngayon naman ay drawing natin ang ibinigay na oras sa analog clock. Ang maliit na kamay ng orasan ay dapat nakatapat sa oras. Ang mahabang kamay ng orasan naman ay sa minuto. Since 10 ang oras at 30 minutes ang minuto, ang maliit na kamay ay nakatapat sa 10. Ngayon naman ay mag-drawing tayo ng mahabang kamay na nakatapat sa minuto sa 30 minutes. Magsimula tayo ng bilang by 5 para makuha natin ang katumbas na number nito sa analog clock. Magsimula tayo sa 1 dahil sa number 1 ang sisimula ang 5. Dahil bawat number ay may katumbas na minutes. Okay? Magsimula na tayo sa 1 para makuha natin ang 30. Magbilang na tayo by 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tumigil sa number 6 ang 30 minutes o 30 minuto.
Ibig sabihin, sa 6 na katapat ang mahabang kamay ng orasan. At yan na po, 10:30. Ang oras, analog clock, ay nagpapakita ng 30 minuto makalipas ang 10 ng hapon. Naintindihan niyo ba mga bata? Kung gayon, ay subukan niyong gawin ang mga sumusunod na bilang. Gawin ninyo ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahing mabuti ang bawat gawain sa ibaba. Hanapin sa digital clock ang angkop na oras. Pumili ng isang oras lamang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Ang oras ng pasok ni Celso ay 8 a.m. Anong oras siya dapat na nasa paralan upang hindi mahuli sa klase? Number 2. Ito ang angkop na oras ng paggawa ng takdang aralin bago matulog sa gabi. Number 3. Ito ang angkop na oras upang kumain ng almusal bago pumasok sa paaralan. Number 4. Angkop na oras upang matulog ng maaga. At number 5. Ito ang angkop na oras para makapaglaro tuwing araw ng Sabado. Naunawaan niyo ba ang ating aralin mga bata? Mahusay! Hanggang sa muli, paalam!